Kailan lang ang mga nakatira sa Barrio 70 dahil sa sabi-sabi na may aswang raw na nakatira sa barrio na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Caloy at Aling Cecilia at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Sirio. Bantog na aswang raw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan, hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon rin na nasa bakuran sina Mang Caloy at ang dalawa niyang anak na lalaki naglilinis. "Hoy aswang, lumabas ka riyan. Iwan mo na ang baryo namin, susunugan namin tong bahay mo," sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. "Elias, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya," sabi ni Mang Caloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man nakalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. "Siguro kinuha sila ng matanda kagabi, nakakatakot na talaga tong lugar natin," sabi ng tindera sa maliit na Changay. Narinig ni Mang Caloy ang usap-usapan ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Sirio naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw nang hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa Barrio Dekada 70 na gumawa na ng aksyon. "Ano kaya kung ipagpatulog natin yung banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao," sabi ng isa sa mga residente doon. Nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. "Carlos, Sirio, gising. Nasusunog yung bahay ni Mang Boy, labas na tayo at baka madamay yung bahay natin," sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng tinatagurian nilang aswang. Subalit, halos maubos na ang likuran na parte ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Caloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Inikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong apulahin ang apoy. Hindi makatanggi, ginawa ito ng mga taga Barrio Dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan may pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga Barrio Dekada 70 sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na ni Simhot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. "Maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang, sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala nilang may aswang sa baryo na to dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito at akala nila ay ako yun dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko," sabi ni Mang Boy bago pumanaw. "Ano ang masasabi mo sa maikling kwento na ito? Pwede mong ibahagi ang iyong reaksyon o ang aral na iyong natutunan mula sa maikling kwento sa pamamagitan ng komento. Pa-subscribe na rin kay Hero Mix, single like at share na rin, salamat.